makakapagsalita ka ng maayos kung ang binibigkas ng iyong mga labi ay nagmumula sa puso. Malakas ang impluwensyang hatid ng ating mga dila, ang impluwensyang nakakapagpabago ng buhay ninuman. Maaaring makalimutan kanila sa paglipas ng panahon, ngunit hinding-hindi maglalaho ang mga salitang minsan ang kumirot sa puso ng bawat nakakarinig. Halika't magbaliktano tayo sa kwento ng taong minsan ang namayagpag at nagtaglay ng di pangkaraniwang talino, naging istrikto sa kanyang mga tagasunod pagdating sa disiplina at nakaimpluwensya sa karamihan anupat minsan na rin nilang hiniling na pamunuan ang kanyang bayan. Ngunit nang minsang mabigo, nabahiran kaagad ng dungis ang pangalan na dinala pa hanggang sa pagwawakas ng kanyang kasaysayan. Ang kwento ni Mariano Rubio Marcos. Sino ang tunay na asasin ni Julio Nalundasan? Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, Bekenemen, pakipindot na din po ng like, subscribe, at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Mariano Marcos E. Rubio ay isinilang noong 21 ng Abril taong 1897 kina Doña Crescencia at Don Fabian Marcos na minsan ang naging gobernadorsilyo at kawani ng hustisya at kapayapaan sa bayan ng Batak sa Ilocos Norte na lupang kanilang sinilangan. Siya ay tagasunod ni Gregorio Aglipay at nabinyagan sa ilalim ng Aglipayan Church. Isa itong sektor na humiwalay sa simbahang Katoliko dahil sa di makataong pagtrato ng mga praile sa mga Pilipino noon. Una siyang nag-aral sa kanyang bayan bago ito ay pinagpatuloy sa mataas na antas sa Philippine Normal School sa Maynila na ngayon ay kilala sa tawag na Philippine Normal University. Nagtapos si Mariano Marcos dito noong taong 1916 bilang valedictorian na taglay ang iba't iba pang mga karangalan sa oratorio at pakikipagdebate. Samantala, kasabay nito, isa sa kapwa niya nagtapos ang kanyang kasintahan na si Josepa Edralin. Nagpasya na rin silang magpakasal noong ding taon na yun at di nagtagal ay isinilang na ang kanilang panganay na si Ferdinand Marcos noong taong 1917. Ganon din, sunod-sunod ang tatlo pa nilang naging supling na sina Pacifico 1919, Elizabeth 1921, at ang bunsong si Fortuna Marcos noong taong 1931. Pagka-graduate ni Mariano, kinuha kaagad siya ng kagawaran ng edukasyon upang magturo sa paaralan sa Lawag. Naging teacher siya dito at napromote kaagad bilang principal sa loob lamang ng iisang taong pagtuturo. Taong 1918, makalipas ang isa pang taon, nagpatala naman si Mariano sa National Guard at nabigyan siya ng ranggong lieutenant. Bago muling napromote sa pagtuturo na mula naman sa principal, ay naging district supervisor na siya kung saan nagpalipat-lipat na siya ng lugar dahil sa pagbisita sa iba't ibang paaralan sa Ilocos. Nang siya ay nag-resign sa trabahong yun, naging high school teacher naman siya sa National University sa Manila. Kasabay nito, habang nagtuturo siya, nag-aaral pa siya ng Bachelor of Law sa University of the Philippines at nakapagtapos siya dito noong 27 ng Marso taong 1925 na muling dala ang karangalan ng isang valedictorian. At di nagtagal ay nakapasa na rin siya sa board exam na may mataas na grado. Samantalang sa kabilang dako bilang ama ng tahanan at busy sa mga pag-aaral sa batas, hindi kailanman pinabayaan ni Mariano Marcos ang kanyang pamilya. Napaka-istriktong tatay niya para sa kanyang mga anak na siya rin namang tinanggap niya mula sa kanyang mga magulang noong maliit pa sila. Ilan sa mahigpit niyang tagubilin sa kanyang mga anak na nakuha din niya sa kanyang tatay ay dapat maging fluent sila sa pagsasalita ng English at Spanish bukod pa sa Ilocano na pangunahin nilang wika. Hindi lang sa akademya siya naging istrikto, ganun din sa physical fitness. Naturuan niya ng scientific method of boxing ang mga batang Marcos at inilalaban niya ang kanyang mga anak sa mga paligsahan kalaban ng iba pang mga bata. Ganon din pagdating sa wrestling at lalong-lalo na sa shooting, kung saan
malayo ang narating ng dalawang batang Marcos. Ang kanyang pangalawang anak na si Pacifico ang nakamana sa kanya dahil sa galing nitong gumamit ng pistol. Samantalang ang kanyang panganay na si Ferdinand Marcos ay naging sharpshooter kung rifle ang gagamitin. Sa katunayan, sa taglay niyang galing, tinanghal pa siya bilang national rifle champion sa edad na 16 anyos lamang. Dahil sa katalinuhan at galing magsalita ni Mariano Marcos, hinimok siya ng kanyang mga kaibigan at mga tagahanga na pinangungunahan ng mga tao sa Batak na pasukin na rin niya ang politika. Tumakbo siyang mambabata sa ikalawang distrito ng Ilocos sa ilalim ng Partido Nasyonalista at dahil sa galing niyang magtalumpati, huling-huli ni Mariano Marcos ang loob ng mga tao. Una siyang nahalal bilang kinatawa ng kanilang distrito noong taong 1925. Napakamakapangyarihan ng kanyang mga salita sa tuwing nagkakaroon sila ng political rally at nakukuha niya ang loob ng mga tao na siya na rin naging dahilan sa pagkakaluklok muli ni Mariano Marcos sa ikalawang pagkakataon noong taong 1928 at humawak siya ng iba't ibang chairmanship sa mga komite. Naging pinuno din siya ng mga samahan at na-appoint ni Pangulong Quezon bilang deputy governor sa Davao upang bantayan ang mga pioneer na resettlements mula Luzon at Visayas. Taong 1932, nang magsimulang bumagsak ang karera ni Mariano Marcos. Muli siyang tumakbo sa kaparehong posisyon, ngunit sa pagkakataong ito, tinalo siya ni Emilio Medina ng Lawag at ang naging malalim na dahilan ng kanyang kabiguan ay dahil nahati ang boto ng mga taga-Batak dahil maliban kay Medina, isa rin sa mga tumakbong kalaban niya ay si Julio Nalundasan na gaya ni Mariano Marcos ay isa ring Batakenyo. Kaya't kapwa sila natalo laban sa kandidato ng Lawag. Dito na rin nagsimula ang rivalry ng dalawang ito. Noong namang taong 1934 elections, muling nagkaharap ang dalawang ito na lalo pang nagpahigpit sa kanilang pagiging magkaribal. Nanalo si Julio Nalundasan sa pagkakataong ito, ngunit hindi nagtagal sa pwesto dahil noong taong 1935 nabalangkas ang bagong konstitusyon at dahil dito, muling nagkaroon ng general elections para naman sa pagiging miyembro ng National Assembly o yung tinatawag noong mga assemblyman. Itinakda ito noong 17 ng Setyembre taong 1935. At sa ikatlong pagkakataon, muling nagkaharap ang dalawang magkaribal sa ikalawang distrito ng Ilocos Norte. At sa ikalawang pagkakataon, muling nanaig si Nalundasan laban kay Mariano Marcos. Noong hapon ng 19 ng Setyembre taong 1935, dalawang araw pagkatapos ng halalan, ikalawang araw na rin ng walang humpay na pagdiriwang ng kampo at taga-suporta ni Julio Nalundasan. Nagkaroon sila ng victory parade gamit ang maraming sasakyan at truck-truck ng mga taga-suporta para ipakita sa lahat ang lakas ng kanilang pwersa at binagtas nila ng kanilang konboy ang mga bayan ng Curimaw, patungong Paway at magtutuloy-tuloy hanggang sa Batak na siyang lugar ng magkaribal na kandidato. Okay na sana ang victory parade na yun, ngunit ang problema nga lang nang mapadaan sila sa tapat ng tahanan ng mga Marcos na natalo nila sa eleksyon, ang pagsasaya ay naging parada ng pangungutya, panglalait at panginsulto sa mga Marcos ang naganap at naglabas pa sila ng kabaong na may pangalan ni Mariano Marcos na lubhang hindi katanggap-tanggap para sa natalong kandidato. 20 ng Setyembre, kinabukasan ng gabi, saktong isang gabi lang pagkatapos ng mapanginsultong parada ng kabaong ni Mariano Marcos, si Assemblyman-elect Julio Nalundasan ay mapayapang kumakain ng hapunan sa kanilang bahay sa Batak. Pagkatapos niyang kumain, nagtungo na siya sa kusina para mag-toothbrush at sa kalagitnaan ng kanyang ginagawa, isang putok mula sa kawalan ang umalingaungaw at walang ano-ano'y bumulagta na lang kaagad si Nalundasan at wala na itong buhay sa tama ng bala sa kanang bahagi ng ulo. Controversial ang pagkamatay na ito ni Julio Nalundasan magpasa hanggang ngayon at nananatiling walang malinaw na sagot kung sino ba talaga ang sniper na kumalabit sa gatilyo. Ayon sa investigasyon ng Philippine Constabulary na ngayon ay katumbas ng Philippine National Police o PNP,
Ang naging suspect nila ay si Nicasio Layawen na isang businessman na tubong batak din. Ang konstabulary ay merong nakuhang star witness sa katauhan ni Gaspar Silvestre na siyang direktang nagturo kay Layawen na siyang bumaril kay Nalundasan. May mga nakakita din sa kanya na meron siyang dalang revolver noong gabi na yun. Bukod pa dito, ang nakitang rifle na merong 81 bala na natagpuan sa ginawang raid ng konstabulary sa katabing bahay ni Nalayawen na napag-alaman namang nasa pag-iingat din ng kanilang pamilya. Ang balang nakuha sa ulo ni Nalundasan ay nagmatch sa rifleng nakuha sa katabing bahay ni Nalayawen. Parusang kamatayan ng iminumungkahing hatol ng prosecution laban kay Layawen. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nagawa ni Nicasio Layawen na ipagtanggol ang kanyang pagkainosente at napawalang sala siya sa mababang hukuman ng Ilocos Norte kung saan ginaganap ang paglilitis. Pero talagang napakahiwaga na ng bayan natin pagdating sa mga political related crimes noong panahon na yun pa lang. Ikapito ng Disyembre, taong 1938, tatlong taon pagkatapos ng asasinasyon kay Nalundasan, ang Division of Investigations of the Department of Justice ang siya namang nagsagawa ng investigasyon sa kaso ni Julio Nalundasan. Ito naman yung katumbas ng National Bureau of Investigation natin ngayon o NBI. Ayon naman sa version nila, apat ang suspect na lumabas na may motibo sa krimen. Si Mariano Marcos, ang kanyang kapatid na si Pio Marcos, ang kanyang bayaw na si Quirino Lizardo, at ang kanyang panganay na anak na si Ferdinand Marcos na noon ay 18 anyos pa lamang nang maganap ang krimen. Ang magkapatid na Mariano at Pio Marcos ay napawalang sala, samantalang ang kanyang bayaw na si Quirino Lizardo at ang kanyang anak na si Ferdinand Marcos ay nahatulan ng guilty sa kasong murder na may parusang 10-17 taong pagkakabilanggo. At sinong mag-aakalang malulusutan ng batang si Ferdinand Marcos ang napakalaking kaso na ito sa pamamagitan ng pagtatanggol sa kanyang sarili mismo sa harap ng kataas-taasang hukuman. Ngunit yan po ay saklaw na ng hiwalay na kwento, ang kasaysayan ng kanyang kabataan sa ating hiwalay na kwento kung inyo pong nanaisin. Samantalang sa pagputok ng digmaan, isa si Lieutenant Mariano Marcos sa nakipaglaban sa mga mananakop simula nang bumagsak ang Pilipinas hanggang sa muling pagbangon nito. Ngunit kasabay ng pagtatapos ng digmaang iyon, ang pagtatapos na rin ng kasaysayan ni Mariano Marcos. Dalawa ang naging version ng kanyang pagkamatay noong 8 ng Marso taong 1945. Ang una ay ayon sa pahayag ni Major Robert Lapam na siyang commanding officer ng Luzon Guerrilla Armed Forces o LGAF. Ayon sa nasabing opisyal, ang mga guerrillang Pilipino daw na minsan ang naging kapanalig ni Julio Nalundasan ang nagpahirap at pumatay kay Mariano Marcos. Tinalian nila ito sa magkabilang kamay at ipinahila sa kalabaw sa magkasalungat na direksyon. At ang mga bahagi ng kanyang katawan ay isinabit nila sa malaking puno na ngayon ay bahagi ng Mariano Marcos Memorial State University campus bilang isang babala sa mga taong nais namang makipagtulungan sa mga Hapon na isa pang paratang ng mga gerilya na pinupukol nila kay Mariano Marcos. At ang isa namang version ay ayon sa pamilya mismo ni Mariano na mariing pinabulaanan ang versyong ito na isinulat ni Major Robert Lapam dahil ayon naman sa kanila, si Mariano Marcos daw ay namatay sa kamay ng mga Hapon sa bahagi pa rin ng Baknotan sa La Union. Samantalang bilang pagkilala sa kanyang ambag sa bayan, ilang mga mahalagang pag-aari ng gobyerno ang ipinangalan sa kanya. Mula sa mga kalye at mga tulay, sa mga paaralan sa Maynila at Ilocos, hanggang sa bayan ng Marcos na naitatag noong taong 1963, at isang historical marker naman ang inilagay sa Mariano Marcos State University sa kanyang bayan sa Batak sa Ilocos Norte.